What's up guys, Master Dex naman. So ngayon, may i-review tayong DIY ko na amplifier. So ito yung amplifier na galing sa Shopee. So napili ka to sa halagang 998 pesos. Yung board lang ha, ito yung board. Pero yung supply and yung case nito is ano lang, scrap lang to, galing junk shop. So ito, class D ito na amplifier na may rated daw na 420 watts of power. So class dito ha. Ayan o, malalaman mo na class dito talaga is kasi may core siya sa output. So dito na tayo sa mismong case nito. So ito yung supply niya, AC to na 19 volts, pero applicable to sa 24 or 25 25, pero siguro kailangan mo 25 25. Lagyan lang to ng ano, ng heatsink or fan na malaki para maano yung init niya. Tapos ito yung core niya, yung filters niya sa output. And ito yung output terminals niya, screw type siya. And ito yung output niya. Dito ko na sinolder. And yung input niya, ito. Ayan. Ito yung input niya, audio input niya. And ito yung supply niya na AC. So hindi mo na kailangan ng ano, ng additional capacitors or diodes kasi transformer na lang kailangan mo, tapos ilagay ano mo na lang, ilagay mo na siya dito kasi may mga built-in na siyang rectifier diode and yung filter capacitors niya para sa filtering stage niya. And mismong IC is dito sa ibaba. Hindi ko na kasi matanggal to kasi kukunin na to mamaya ng customer ko. So ito testin lang natin and ililink lang sa bahay sa yung description kung saan ito mabili. So ito, nakadirekta lang sa volume control. Hindi na ako naglagay ng port controls kasi mas patrabaho na. Tsaka kula na yung mga voltage regulator nito kasi kailangan pa ito ng voltage regulator pag gamitin pa natin to. So kaya volume control na nilagay ko sa music volume na. I-testing na natin. So ito na, na-on ko na. Ayan o, may LED indicator din siya na nag-indicate na naka-on. So ito, yung supply voltage natin ngayon, 19.3 volts. So pwede pa itong madagdagan ng windings, kasi nirewind ko na naman to. Pwede pa itong madagdagan ng windings papunta sa hanggang 24 volts or 25 volts. So ayan o, 19 yung kabila is 19 volts din. So 19 0 19. So yung DC naman, hindi ko ma-check yung voltage sa DC kasi wala nang ano, wala nang pins. Hindi ko na ma-testing, baka masunog pa to. Ayan. Hindi maabot ng test probe ko. So i-testing na lang natin, papandalin natin. And dito natin siya ilalagay sa ano, sa MRMC na 2K watts by MRM Electronics. So dito rin sa baba. So yung sa baba is galing din kay Boss Raymar ng Duenya Sililo. So Boss Raymar Kiro. Ito na guys, na lagay ko na yung tester natin para ma-test natin yung output niya kung kaya ba lumagpas sa 10 volts. So ito pala yung may-ari ng amplifier nyo, si Boss Jmar ng Lanag Iloilo. So siya yung may-ari ng amplifier na to, pinagawa niya sa akin. So umabot siya ng ano, ng 15 volts. So kahit lang 19 0 19 DC lang, 19 0 19 AC, pero maabot siya ng 15 volts kasi ano to, class D, 90% efficiency to yung nilalabas niya. So halos sa ilabas niya yung voltage out nito. 19 volts, halos ilabas niya na lahat yung mga 90%. So mga lagay natin sa 15 or 18 before distortion. So ito yung tunog niya sa ano, sa MRMC na 2K watts. Nakita nyo naman na umaabot siya ng 20 volts peak, 15 volts average ang output niya. So yan lang.
So, i-try natin sa mid-range. So, apat na Broadway, dalawang Broadway na tweeters, and dalawang Titan Audio. So, apat na Broadway na mid-range. So, i-try natin sa one channel lang. So, itong channel lang. Itong amplifier na gumagana. And yung ito, isa na lang, naka-standby lang. So, mag-volume tayo. Pakinggan natin kung malinis ba yung tunog niya. So yan ang sablay natin mga boss. So kung interested kayo na magpagawa nito or mag-DIY, so ililink lang sa baba sa description yung kung saan kayo makabibili nito. So sa halagang 998 pesos na depende rin sa location nyo kung saan kayo na-locate. Kasi nagdepende rin ito sa delivery. So sa akin 998, so ito lang na binayaran ko. So kahit sa ganong presyo is malakas yung tunog niya. So yan lang sa vlog natin mga boss, and see you next videos.